magandang araw po mga kadarahay. Pinipito natin ngayon ay ang ginagawa natin fried chicken. Ito ang nakikita nyo ngayon. Ito ang napakasarap na fried chicken natin gagawin ngayon. Ang tender, juicy inside and crispy outside. Okay po. Nakikita po. Napakasarap po yung siguradong na magugustuhan ito ng buong pamilya. Dahil simple at napakadaling gawin. At napakasarap po. Mapapa-extra rice ka po dito. Okay po. Una po natin gagawin ay ang paglilinis ng ating mga gulagin po natin mga malinis at wala lang natin ang mga excess na balayuli sa ating pagkakalitigan. Matapos po natin linisin maligi ng ating manok, i-drain lang po natin siya ng konti at tapos tutusok-tusokin po natin. Ito po yung konting sikreto natin para sumarap lalo ang ating manok, ang pagtusok sa buong katawan nito. The reason kung bakit pinutusok natin para po yung gagawin nating marinate ay pumasok hanggang sa laman ng manok. Yan po ang magpapasarap hanggang kaloob-looban, lasang-lasa natin yung ginawa natin pang marinate. Simple lang po ang ating mga ingredients dito. 4-5 lang po ang ingredients natin dito. Napakadali pong gawin at wala pong ganong gastos ang ating ingredient. Okay? Yan po, tusokin lang po natin ang tusokin hanggang malibot na natin. At tanggalin pa natin ang ibang natin tira at meron pa palang balahibong natira. Okay po. Tapos po natin tanggalin. Tusok lang po tayo. Tumutunin lang natin ang pagtusok sa buong katawan ng manok. Mas madami pong tusok, mas mainan dahil papasukin siya ng ating gagawin pang marinig. Ang ating pong pang marinig dito ay simple lang po. Asin, paminta, bawang at suka. At sa breadings naman po, ang gagawin natin doon ay ang butter. Ang gagawin lang po natin doon, itlog. Kaya 5 lang po, bali, ang ingredients nito. Yan, napakadali pong gawin. Yan po. Tusok lang po tayo ng tusok. Ngayon po, ito na po, ilagyan na po natin ang ating pamarinit. Kalating boteng suka po ng suka. Ang gamit ko po dito ay apple vinegar. Disclaimer po, kasi po nasa abroad tayo, medyo wala pong available ngayon ng mga supang Pinoy. Kaya ito muna ang ating gagamitin. Kaya pwede din po ito suka na Pilipino sa atin. Yung sukang combo o ever na sukang brand sa atin. Pwede po yan. Ayan po yung bawang. Ito po isang buong bawang na crush. O dinikdik. Crush garlic. Ito po isang kutsaritang asin. Lamasin lang po natin to ng manuot ang ating suka. Lamas lang po. Lamas. Balik-balik na rin po natin. Po. Yan. At i-re-rep po natin to ng mga maximum ang ating 24 hours. Pero pwede rin po ang tinatawag nating overnight o yung magdamag na babad lang po. Pasok na po yung lasa nito. Pero mas mainan po kung hindi kayo nagadali. Isang araw po natin babad doon kung masarap. Pagkatapos po niya, ilagay natin sa rep. Ayan po. After 24 hours, tanggalin na po natin sa rep. I-drain natin ng konti para mawala yung excess ng mga suka. So, ilagay natin sangkap. Ayan po. Tabi lang po natin. Set aside natin. And then, gagawa na po tayo ng ingredients niya. Okay? Ayan po. Set aside lang po natin. Ngayon. Bago po natin gawin yung breadings, huwag po natin kakalimutan yung nilagay nating bawang. Tanggalin po natin ito at ilagay sa isang maliit na mangkok o platito, whatever na meron kayo dyan. Isang tabi natin, set aside. At mamaya, gagawin natin itong panlaman sa loob ng manok. Alagay natin ito sa loob ng tiyan para lalo sumarap. Ito po ang breadings natin. 1 cup and a half ng all-purpose flour at 1 cup corn flour. Yan po ang ating breadings. Kasama na po dito yung gagawin nating butter mamaya. Haluin lang po natin. Lagyan natin ng isang teaspoon na asin. Tapos lagyan din natin ng ground pepper. Lagyan po natin siya ng ground pepper. Yan po. Yan. Tapos po niyan, haluin na po natin siya para po mamix ng maigi. Yan po. Halo lang po tayo ng halo.
Tuloy-tuloy lang po ang paghalo natin hanggang magano na po siya. Mag-totally mix together na po. At pagkatapos po niyan, ating halu-haluin, pwede na po natin gawin ang ating butter. Diyan nga po pala, habang ginagawa niyo po ito, pwede na po niyong painitin yung gagawin niyong paglulutuan ng ating manok. Kasi po medyo may katagalan yon, kaya habang ginagawa natin itong ating breading at butter, salang na po natin yung ating mantika sa kawali o sa kaldero, whatever, kasi nyo gusto ng ano yun. Ayan po, kunin po natin yung kalahating ginawa natin. Sabihin na natin golden cake yung kalahati. Siguro okay na yung kalahati. Yan po ang gagawin natin, butter. Okay. Matapos po natin tansya na kalahati na. Lalagyan lang po natin siya ng dalawang itlog lang po ang kailangan natin para sa ating butter. Yan po. At pagkalagay natin ang ating itlog, yan na lang natin i-break yung yolk konti, tapos lagyan natin ang unahin muna natin ng 1 cup of water muna. Pero ang dapat pong ilagay natin dito ay 1 cup and a half ng tubig. I-mix muna natin ito ng naigi. Pag medyo mix na sila together, ilagay natin yung natitira pang kalating tubig, kalating cup ng ating tubig. Yan. Ang nahalo natin, halo. Yan po mga kabraot, halo lang tayo. Yan po. Ayun po, pwede na yan. Yan. Ilagay na natin yung kalati pang cup ng ating tubig. At dito na, haloy na natin maigi dahil ready na ito. Pagkahalo ng maigi, ilalagay na natin at i-coat yung ating manok. Yung ating chicken. Siguraduhin lang po natin na ito ay halong-halong na. Wala na itong natitira mga harina. Yung flour niya ay talagang mag-dissolve na ito. Okay, ayan po. Ayan po. Hinahalap ang ating butter. Ayan po. Oops. Ayan po mga kaburaot. Tapos na, lalagyan na natin yung ating gagawing fried chicken. Po. Yan, daan-daan lang po natin balik-balik na rin to para totally makover na yung buong chicken. Po. Daan-daan lang po dahil medyo apaw siya sa ating nilagay na lagayan. Kaya konting ingat, daan-daan. Balik-balik na rin lang po natin. Kaya nga po pala yung paglalagay po ng mantika sa ating habang ginagawa natin ito. Paliwanag natin muna yung mantika yung ilalagay natin sa ating paglulutuan. Kailangan po ito'y sakto na lubog ng manok na ating ipipirito pero hindi aapaw doon sa ating gagamiting lutuan. Para po nyo, ang technique po dyan, para po nyo matansya kung gaano kadami ilalagay yung mantika bago po nyo linisin, bago po nyo gawin yung manok. Lagyan mo na nyo yung paglulutuan nyo ng tubig at saka ilagay nyo dun yung manok. Tingnan nyo kung hanggang saan aabutin yung tubig pag nilagay na nyo yung manok. So doon, alam nyo kung gano'ng kadaming lalagay yung mantika. Okay? Ngayon po, natapos na natin ikot ang ating manok. Yung ating breadies naman po ang ating gagawin. Ilagay po natin siya sa lalagyan na malapad o Pyrex kung meron kayo. Whatever kung malapad. Wala kung ano meron kayo dyan. Lagay natin ang manok. Katulad ng ginawa natin sa pagkocoating, siguraduhin din natin na paglalagay ng breading ay may cover niya ang buong manok. Ikot-ikotin natin para maano niya yung buong manok. Yan. Ayan po. Ikot-ikot lang po. Ayan po, ikot lang po. Ayan, lagyan naman natin yung buong pagiran. Ayan, lagyan naman natin. Ayan, huwag po tayong mahiya. Lamihan po natin ang breading ng buo. Huwag tayong magkinaya. Ayan,
Ayan. Ayan, halos napuno na natin lahat ang ating manok. Okay. Ayan po. Ngayon po, ayan po, halos na i-cover na natin ang buong manok, ang ating wedding. Ayan. Ayan. Ngayon po, huwag natin kakalimutan pagkatapos natin ma-coat na ng buo. Huwag natin kakalimutan yung sinet aside nating garlic. Lalagyan na po natin siya sa loob ng manok. Ito po yung magpapalasa lalo at magpapabango ng amoy ng ating fried chicken. Maya-maya makikita po nyo kung gaano pa ba. Maganda ang ating magiging luto ng fried chicken ito. Yan po. Pagkalagay po natin ito, diretso na po ito sa kaninang sinabi natin pinainit na nating mantika sa ating lutuan. Diretso na po tayo doon. Okay. Yan po. Yan. Tara. Lutuin na natin ito mga kaburaut. Yan na. Lagay na natin. Okay. Pwede na ito. Sala na natin sa mainit na mantika. Kailangan po mainit ang mantika natin dito dahil doon po ang sikreto para maging malupo ang ating balat. Ayan po ang ating mantika at ating paglulutuan. Ayan po. Oop! Kita po nyo, isa po ito yung sinasabi kong sakto lang ang mantika pag nilubog natin yung ating manok. Halos kapantay na siya ng kaldero natin ginagamit. Ginawa ko po yan para ano, inuna ko muna yung tubig, nilagyan ko muna yung tubig, tapos nilagyan ko yung manok, nilagay ko yung manok, nakikita kung gaano karami yung tubig na ilalagay. Lagay muna nyo yung manok, tapos lagay yung tubig. Pag nalagay na yung tubig hanggang ano ng kaldero, hanguin nyo yung manok. Kung gaano yung natirang tubig, ganong karami ang lalagay nyo yung mantika doon sa kaldero nyo gagamitin o whatever. Yan po. Nakikita po nyo, lubog pa siya kasi hindi pa siya luto. Mamaya, after 15 minutes po, makikita nyo kung paano ang magiging ano, lulutang po siya. Yun po yung indikasyon na malapit ng maluto. Sa ngayon po, lubog pa siya kasi mabigat pa, hindi pa siya luto. Pero after 15 minutes, nakikita po, lulutang siya. Ang pagluluto nga po pala nito, 15 minutes each side. Yung ilalim at yung ibabaw, tigpo 15 minutes po. Pero siguro, depende na po sa laki ng manok na lulutuin nyo. Ayan po, after 15 minutes later po, ito na po ang magiging itsura niya. Ayan po, kung mapapansin po nyo mga kaburao, nakalutang na po yung kanyang ulit. Yung kanyang itong manok. At na medyo meron na siyang texture. Medyo pa golden brown na siya. Babalik pa rin lang natin ito. At another 15 minutes, talo po nito. Ayan po. Okay po. Balik pa rin natin. Dahan-dahan lang po ang pagbabalik po nito. Dahil po kumukulong mantika ito. Kaya po ingat po tayo. Baka po tayo mabalian ang mantika. Kaya ingat-ingat lang. Sa pagbabalik po. Dahan-dahan lang. Ayan po. Nakikita ko na. Almost. Ready na. 15 minutes more. And it will be ready to be set up. Ayan po. Ayan po. Ayan po. Okay po. Ayan. Ayan po. Kung ganyan po lang po kayo, maano nyo yung bango ng bawang. Ito mga garlic flavor dyan. Ito mga appreciate ko dyan lang. Ito kami maano yung bawang. Hindi pang wanda pa rin sa hybrid. Ayan po. After 15 minutes, yan po yung sinasabi sa inyo. Hindi po siya nalipunan. Naka-float na po siya sa mga alis po tayo siya. Nakalutang na siya. Kaya ito po, tingnan po nyo pag sinot, pag hindi na nalas lutang na sa ginagalaw-galaw na siya. Ito po, hindi sabihin, kung dami tayo ng maraming dami. At pwede na itong ilagay sa pagbay na. Tara, ilagay na natin sa ating lamesa ito na magpapakano ito. Kaya, ngayon po, ito na po yung ating finished product ng fried chicken. Ayan po, tingnan po nyo kung gaano ka-perfect ang pagkakaluto nyo. Golden brown. Na golden brown. Walang sunog. Sakto-sakto lang po. Kumbaga itong tinatawag na perfect fried chicken Alberto. Pura out. Okay po. At itingnan po natin kung talagang tender juicy inside at crispy outside yan. Maririnig po nyo kung malakas-lakas ang volume ng computer o whatever ng inyong cellphone, maririnig po nyo yung lutong
Makikita po nyo dire-diretso po ang paggunting natin kasi po wala nang resistance yung buto. Ibig pong sabihin, napakalambot na niya. Kaya po hindi na lumalaban yung buto, dire-diretso na. Ayan, ayan po. Oh, sarap ito. Okay, tingnan natin ngayon kung tender juicy ba inside. Okay, balikati natin itong patita. Oh, Jesus Mary Joseph. Ayan po, kitang-kita niya mga kabraut. Juicy-juicy yung loob niya. At laglag buto na halos. Napakalambot po ito. Napakasarap. Ayan po, tender juicy. Pwede sinabi ang jali dito. Siguradong sira ang diet mo dito mga kabraut. Pwede itong luto mo. Okay po, salamat po. Sana nagustuhan niyo yung ginawa natin video ngayon. At sa mga nakagusto po, please like, comment, and subscribe. And hit na din po natin yung notification bell para po sa mga susunod na video. At ingat po tayo mga kaburaut sa ating kinakaharap na pandemya sa buong mundo. Ingat po. God bless you all po. Salamat po. Sana po ay magustuhan nyo. Maraming salamat.